Isang mapagpalang araw sa inyo, mga kapatid. Sa araw pong ito ay atin pong pag-uusapan paano po ba solusyonan ang tagas at ang mga may pressure na leak sa ating mga bahay sa loob lamang po ng 3 minuto. Pero bago po tayo magsimula, introhan muna natin. Ito po kung inyo pong makikita, ayan, may tagas po yung tubig. Ayan, malakas po ang labas ng tubig dyan. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano gamitin ng water plug para po ma-eliminate natin yung tagas ng tubig. Kung inyo makikita yan, may pressure po siya. So, maganda pong gamitan to ng water plug kahit po may pressure kasi mabilis siyang matuyo at the same time po ay pwede ang water plug na pang waterproofing kahit po may pressure. Papakita ko po sa inyo. So, ito lang po. Ganito lang po ang paggalo niyan. Lagyan nyo lang po ng malinis na tubig. Kahit po yung tubig na galing lang po sa inyong gripo. Yan. Sa inyo lang to. Tapos, imumol nyo lang sa inyong kamay. Ganyan, ganyan din. Pagka nagforma na siya na parang kagaya nito, kagaya ng parang clay, sa kanyo po ilalagay. So, ito na po. Inaforma na po natin siya. Yan, gaganyanin nyo lang po. Tapos, yan, ipuporma nyo maayos. Tapos, ididiin para po antayin nyo yung pagtikas. Ito, maganda din po to sa mga leak ng mga tangke. Tangke ng tubig. Yan. Sa mga pan, sa fish pan po, yung mga pool sa, yung mga pool. Bago po may waterproofing, yung mga butas po, dapat matakpan ito. So, ganyan lang po, didiinan nyo lang po siya. Katatlong minuto nyo bago nyo bitawan para matuyo yung water plug. Madali lang po siyang matuyo. So, ayan po, kung inyo pong makikita, tuyo na po yung area na nilagyan natin ng water plug. At the same time po, hindi na rin po siya tumatagas, no? Ayan po, tuyo na siya. So, nandito po tayo sa kabilang side. Ayan, kung inyo pong makikita, may tagas din po yan. So, ilalagyan po natin siya ng ulit ng water plug. No? Para po matuyo itong area na to, para may sarado na natin siya ng pag-waterproofing. Kaya po kung sakasakali po na kayo po ay maglalagay ng water plug, halimbawa dito po yung area na nakikita nyo na may tagas, medyo lakihan nyo po yung butas para pag itinapal po natin yung ating water plug, yung hinalo nating water plug, pag tinapal po natin dyan ay mapapasok siya doon sa loob, dyan, sa area na yan. So, make sure na bago nyo po ilagay yung water plug, ay malinis. No, wala po mga alikabok, walang langis, tas wala po mga dumi, kagaya mo yung mga buhangin sa loob. Yan, lilinisan po natin. Yan, pwede po makikita, hindi yan nawawala ng tubig. So, malaking bagay po na malagyan po natin siya ng water plug. Yeah, sa uulitin ko po, kahit po yan ay may pressure, pwede nyo po siyang lagyan ng water plug. Hindi po siya kagaya ng ibang mga pang waterproofing na kapag may pressure ay hindi nakakapit. Halimbawa, sumisirit po, pwede nyo pong itapal na ganyan yan. So, madali po siya haluin. Yan, kinakamay ko nga lang po eh. Pero kung may guwantes po kayo na ano, mag-guwantes po kayo. So, eto na po. Parang clay na po siya. Yan. Gagawin nyo, pag ganito na po ang itsura niya, saka nyo po siya itatapal. Pag tinapal po niya, ililiin nyo lang po dun sa butas ito. Yan. Mga ilang minuto, 3 minutes hanggang 3 minutes po bago nyo bitawan. So, ito. Yan.
Ngayon mga kapatid, tapos na po tayong mag-apply ng ating water flag, no? Tapos na rin po tayong mag-waterproofing ng ating ginagawang swimming pool. So ngayon, ating pag-uusapan, kung inyo pong makikita sa video, baka po kayo magtatanong, Kuya Jun, bakit naman po nag-waterproofing ka na? Tapos naglagay ka pa ng water flag, di ba paras lang po yung silang pang waterproofing? Baka naman po isipin po ninyo yung ginamit po nating pang waterproofing na cementatious ay mahina klase. Actually po, hindi po yun mahina klase ng waterproofing, no? High-end po na pang waterproofing yung ating ginamit, yung cementatious po na waterproofing. Pero the same time, gumamit pa po tayo ng water flag. So yun po ang aking lilinawin sa inyo kung bakit po ako gumamit ng water flag. Lagi po nating tatandaan mga kapatid na kahit anong ganda ng produkto na ating ginagamit, kahit anong mahal ng produkto na ating gagamitin, kung hindi po yan akma dun sa paggagamitan natin, ay magiging mababaliwala lang po. So ibig sabihin useless lang din po kahit anong tibay nung materials na ating ginamit, kung hindi akma dun sa ating paggagamitan, ay mawawalan din po ng saysay. Yun po ang dahilan kung bakit po ang water flag po ay ginagamit doon sa tagas na may mga pressure, no? Ang advantage po ng paggamit ng water flag, unang-una po kahit may pressure, kahit bumubulwak po yung tubig doon sa area, no? Ay pwede po natin siyang tapalan. So ang gagawin natin kung yung area ay may tagas, tapos gagawin po natin ay lalakihan po natin yung butas, no, luluagan para po pwede natin tapalan ng ating water plug. Kung inyo pong nakita doon sa video, minumold siya na parang clay, babasain lang po ng konting tubig, tapos imumold siya na parang clay, tapos itatapa lang po doon, no. Pag nilagay nyo po yun, ididiinan nyo lang po yung area na pagtatapalan nyo. After 3 minutes po, pwede nyo na po siyang bitawan. So madali po siyang matuyo. At the same time, kahit may pressure, ay pwede po siyang ikabit, no? Disclaimer po mga kapatid, ang video ito ay hindi po sponsored video, no? Ang nais lang po ng ating video ito ay makapagbigay sa inyo ng kaalaman kung ano ba ang mga nararapat na mga materyales na ating binibili. Depende po yan sa mga pangangailangan, no? Dapat magamit po natin siya ng tama para hindi po nawawala ng saysay ang tibay at ang ganda ng mga nasabing produkto. Sa muli po, dalangin ko na ang videong ito ay nakapagdulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa panahon na tayo po ay naghahanap ng matibay, lalong-lalo na po sa panahon na naghahanap tayo ng mga tamang materyales para po sa mga leak at sa mga tagas sa ating mga bahay. Muli, ito po ang inyong kapatid, Judrius. God bless.